Good morning! Good morning! Baka nagtataka kayo, gabi na, good morning pa eh. Diba? Ganun naman talaga kapag kaligoso, laging good morning, diba? So anyway, pakilala lang ako. So I'm Kay pala, I'm a pharmacist by profession. So I graduated 2008, pero alam mo, nag-boards ako 2009. Octoberian ako kasi ang course ko dapat nung una accountancy. Yun yan na, sabi nila. Alam mo naman, nung mga panahon na kabatch ko, sabi nila, ang in-demand daw, nursing or pharma. So sabi nila, pag nag-accounting daw ako, at ang bagsak ko, at tas bumagsak ako sa boards, ang tawag sa akin, clerk lang. So sabi ko, nung narinig ko yung clerk, sabi ko, parang hindi ata maganda ang trabaho ng clerk. Diba? Yun yan, ang hindi ko naman alam kung ano ang pharmacist. Sabi ko, English yun, alam ko lang, drugstore. Pero hindi ko alam talaga kung ano yung pharma. Diba? Pero sabi ko dala, ano meron siya? Sabi niya, in demand daw yan. Pero in demand, dalawa. Nurse, tsaka pharma. Tama? Yun nga lang, sabi ko, pinapili ako eh. Ano ba? Mag-shift ka to nursing o pharma? Sabi ko, takot ako sa dugo. Pag nag-nursing ako, mas una pa ako mamamatay sa pasyente. Promise. Kaya ako pwede mag-medtech. Takot ako sa karayon. So, nag-pharma ako. So, ang alam ko, maraming computation. Hindi naman in-explain sa akin na marami palang memorization. Lahat ng gamot, minememorize namin. Okay? Kaya masakit din yung mga ulo namin noong time na nag... Kasi minememorize naman namin. Grabe naman. Diba? Pero, alam mo yun, nung umpisa, hindi ko siya alam, okay? Pero inaral ko siya. Sabi ko, pag sinimulan ko to, tatapusin ko na. Kasi kapag puro simula, wala akong matatapos, tuyante pa rin ako. So, same lang din sa'yo sana, since pinasok mo to, aralin mo siya. Bakit? Ako, nung nag-graduate ako ng 2008, sobrang excited ako ng trabaho. As in, super. Sino dito excited magtrabaho right after graduate? Ako! Alam mo bakit? Ang sabi sa akin, marami daw trabaho. Tama? Tama! Maganda daw ang sahod. Tama! Tama eh. Alam mo, nag-job hunting ako after. Ang daming trabaho. Walang sahod. Mababa. Sabi ko, grabe, pinaghirapan namin 4 taon para lang sa magbago. Ganito lang. Gusto niyo malaman? Yes! Pag sa hospital, nag-apply ako sa St. Luke's. Plus, bigas. Wow, mabigas sa mayor. Tama naman, di ba? Yes. Pag manuf naman, ibig sabihin, kasi pwede kami manufacturing eh, nag-range kami 15 to 18. Tama? Tapos may free lunch. Free lunch. So, ayan. Pwede na. Pagkain. Pag drugstore naman, from 13K to 20K. Okay? Plus, over. Why? Grabe yun. Tama mali. Tama eh. Masakit sa bangs? Sakit. So, ako, sabi ko talaga, nag-work ako sa Watson's for a year as supervisor. Sarap pakinggan? Yes! Bisore, ma'am ang tawag sa'yo. Ma'am. So, sabi nila, confidential daw pagka nagtatanungan ng sarapot sa work, diba? Yes. Ma'am! Ma'am! Alam mo yung mga nagmamam sa akin, yung mga dicer? Sahod ko, ito. Minamam ako ng dicer. Tapos, yung pag malaman-laman ko, ang sahod din nila. Yung senior ko na ahead sa akin ng 5 years, ang sahod. Oh, 5 years. What? 5 years lang. Kaya mga pharmacist. Tama? Gaganahan ka? Ay, nung umpisa, ganado ako. Bakit? Kasi, ang baon ko dati, 1K per week. Malaki na to! Malaki na to! Yes. Tama! Eh, pamalay ko ba, wala palang matitira sa akin sa 15K. Kasi babawasan ka ng tax, kakain ka pa pala, mamamasahid ka, pag-aambagin ka pa sa bahay.
Tama. So, bottom line, may matitira? Wala. Pero ang pangarap ko pa naman after mag-work, alam nyo kung ano? Magkaroon ng kondo, magkaroon ng kotse, mag-travel, magkaroon ng savings, tama? Kaya excited ako mag-work. Alam mo, nung na-experience ko mag-work for 1 year, hindi ko kayo dinidiscourage mag-work. I-experience mo yan. Para alam nyo pinagdaanan ng mga tao nag-work. Tama? Gawin nyo siyang motivation. Okay? So sabi ko, mukhang pahirap tayo pag sa Pilipinas. Kaya ako, nangarap talaga akong mag-abroad. Sino dito nangangarap mag-abroad? Okay. Yun nga lang, kung mag-abroad ka. Okay. Akala nila malaki ang sahod. Kung sa amin, magpa-PharmD pa kami, mag-aaral ako. When you say PharmD, Doctor of Pharmacy, yung iba magpa-masteral, yung iba kung ano-ano pang aaralin, para lang mag-abroad, tapos mag-IELTS pa sila, tama? Tapos mag-FP, mag-board, mag-state boards pa kami, doon. Magkano ba gagastusin namin? Di ba isang million din? Tama. Ang akala kasi ng magulang natin, pagka nag-abroad, madali lang. Tama, mali? Pero, hingan mo na 5,000, wala akong pera. Pero, pag pinag-abroad ka, di mag-abroad ka na, eh, sa kanila ka hihingi ng... Tama, mali? Tama. Oh. May hugot? Yes. Hindi, totoo yan. Yan ang di nila alam. Out of 40 sa mga classmates ko, 5 lang ang natuloy sa States. Ito lang yun. Ang pag-a-abroad, it's not for everyone. Agree? Yes. Marami akong mga kasabayan nag-work as pharma or nauna pa sa akin as pharma. They plan to work abroad. Pero ilang taon na silang nasa Pilipinas waiting pa rin sila hanggang. Hindi ako pwedeng mag-wait lang for life eh. Yes. That's why sabi ko, sige, maghanap ako ng part-time. So habang nag-aaral ako ng PharmD, na-introduce ako sa Rosana, ang sabi sa akin, kay gusto mo ba ng part-time, $200 per week? Sino dito pag inofera ng $200 per week game? Oh, alam niyo bakit? Ang bibilis eh, pag ano eh. Ito ba? Ginagayin nyo nga ito plus bigas eh. Tama eh! Tapos yung $200 per week, pag-iisipan nyo. Tama eh! Naman, so sabi ko, ito na yung pagkakataon ko na maghanap ng trabaho na mas malaki yung income. Pero sabi ko, sa panahon ngayon, hindi importante kung ano yung career. Bakit? Maraming career. Ang career nila, walang nangyari. Tama eh. Sabi ko, pwede naman ako mag-aral ng iba, pandaglang. Yes. So, pinuntahan ko kasi sabi sa akin, online advertising. Pero sa totoo lang, hindi ko pinapasukan or ina-applyan yung mga trabaho ang nagsasabi, ang qualifications with good communication skills. Ayaw ko yun. Kasi mahihiyain ako. Hindi nila halata ngayon kasi I've been with Usana for 7 years. And hindi ko itataya ang Doctor of Pharmacy degree ko sa Usana. Kung hindi maganda. That's why, nung na-invite ako dito at ang sabi sa akin, online advertising. Tapos nakita ako vitamins. Alam nyo na, siguro pumasok din sa utak ninyo nung tinutur-tour kayo dito. Tama? Mm. Sabi ko, benta-benta to eh. Tama? Hindi ko lang, yung iba siguro hindi nyo masabi talaga sa nag-invite sa inyo. Tama? Nung time na yon. Ako hindi. Sabi ko, bibentahan mo ko no? Sabi ko, friend, una na kita. Kung bibentahan mo ko, pasensya na. Isang linggo lang ang baon ko. Wala akong pambili. Kung ako naman yung magbebenta niyan, sabi ko, friend, ayoko magbahay-bahay. Hindi kasi yung iba, pag sinabing bahay-bahay, akala mo, pag magbebenta, feeling nila Avon. Pinabahay-bahay, may brochure-brochure. Tama-tali. Tama-tali. Pero alam mo, na-realize ko, natangahan ako sa tanong ko eh. Alam mo bakit? Meron ka bang alam na vitamins ang binabahay-bahay? Wala. Wala po. Pero ito na lang. Meron ka, sino dito may kilala? May sakit.
na lang. Tayo kayo. Okay lang, tayo kayo. Apo. Yes. Sige, tayo lahat. Yung mga may kakilala na may high diabetes. Opo. May kilala lang. May kilala. May diabetes. Oh. Oh, diba, kayo na lang yung walang kilala may diabetes. Hindi kilala. Oh. So, ibig sabihin lahat kayo, may market. Sino dito may kilala, eh, sa inyo, may kilala kayo kay Vlad? Oo. Dalawa pa lang yun eh. Ilan ba ang sakit na nasa labas? Dami. Lahat yung market. Ito na lang. Lahat kayo may kilala ang health conscious? Yes. Baka pinag-iisipan nyo pa kung mag-join PC sana. Tama. Market, ang daming market. Products pa lang. Ito yun. Yung iba, pinag-iisipan nila. Pero, anong buwan ngayon? December. Ang galing nyo talaga. This month, anong? January. Ano meron pag January? New Year. Kainan. Resolution. Tama? Yes. Sino dito may kilala gumagawa ng New Year's resolution? Ako. Mismo. Ako mismo. Ano yung top 3 usually? Papayat! Nagiging health conscious ang tao, tama? Yes! Ano yung isa pa? Mag-ipon! Savings! Ano pa? Mag-resign! Ibang? Work! New work! Mag-iibang, iba gusto ng ibang atmosphere. So, ibang work. Tama? Or mag-business. Pasok sa'yo sana lahat. Yes! May timing ka. Bakit? Anong meron sa December? Christmas. Ay, 13th month. Pag nakuha ng tao ang 13th month, anong unang nasa isip? Gadget. Pagkain sa gadget. Shopping. Shopping. Gadget. Kain. Iba sa 13th month, meron pang 14th. Yes. 15. Yung iba hanggang 16. Yes. Yung iba naman may Christmas bonus. Yes. Eh, di ba meron pang tax refund? Yes. Oh, so yung mga tao, mayaman? Mayaman. Yes. Yes. Kaya huwag kayong maniwala, kung yung kausap nyo, walang pera. Tama. Yes. Tama. Pero nagigets din nyo? Yes. Pero ito yan. Yung mga Pinoy, kaya lagi silang walang pera. Kasi pagkakuha nila ng pera, labas ka. Yes. Pero ang Pinoy, linalabas nila papunta saan? Sa hindi umiikot. Tama? Tama. Noong time na na-invite ako sa Lusana, hindi ko nga siya inisip as business. Ang naisip ko na lang, produkto. Alam niyo kung bakit? Bakit? Ako, I was invited here at 24. Okay, so hindi na ako 24. Tama eh. Okay. Napipreserve talaga ang itsura niyo. Guys, saan niyo ba yun? So 24. 31 ako guys. Wow! Talaga? Mukha akong bata. Sarang 22. Pero ito yan. Na-invite ako at the age of 24. Hindi nga ako nagtitake ng vitamins. Ay, inisip ko, sinong market ko? Alam mo, sabi ko, ba't pa ako maghahanap ng market, lalayo pa ba ako sa pamilya ko? Ang una ko talagang naisip was, lola ko. Kasi nung time na yon yung lola ko, 78 years old, high blood, diabetic, merayuma. She used to take 7 medications every week, laging may doktor sa bahay. Kung ano man yung mangyari sa lola ko na nagpapaaral sa akin, anong mangyayari sa kanya? Hospital, di ba? Yes. So, magbayad? Ikaw. Kamusta ako? Nakuha mo? Yes. Eh, sa napag-aralan nga natin, health is? Well. Yeah. Prevention is better than? Cure. So, nung nakita ko yung USANA, inaral ko talagang maigi yung products ng USANA. Pero sabi ko, bakit ko siya aralin pa ng gusto kung sa libro pa lang, comparative guide pa lang? 5 gold stars na siya. Yes. Samantalang yung tinitake ng lola ko na Centrum, half star. Tama eh. Tapos pag inisipan ko, ay isipin ko kung maganda. Eh inisip na yun ng scientist. May toxins. Nagets mo?
Centrum, half star. Kirkland, half star. Ayun yung tinitik ng lola ko. So sabi ko, sino bang matalino? Yung mga scientists, 10 scientists na inaral yung 1,600 products? O ako lang na fresh grad? Malamang sila. Yes. So ako, sabi ko, nagtiwala lang ako. Alam mo, hindi ako nagdalawang isip. Binili ko yung products. Not for money. Nasabi ko kasi, kung maganda yung produkto mo, okay, makakatulong naman sa pamilya. Huwag mo na isipin yung business sa'yo. Yes. Okay, isipin mo na lang ng family mo. Bakit? Kasi ang health ang pinakamagandang regalo na pwede mo ibigay sa pamilya. Sa loob ng... Yung lola ko talaga ang inisip ko. You know why? Alam ko kasi hindi maniniwala sa akin ang tito tita ko. Pero ang lola, lambingin mo lang. Tama eh. Tama? Tama. Papayag din niya. Eh, pag-uwi ko sa bahay, binagalitan ako ng lola ko. Kasi matanda eh. Tapos doktor, pinilit ko na lang. Hindi ko in-explain sa kanya yung effects. Kasi, pag in-explain ko pa sa kanya yung effects, ano mangyari? Mag-ano lang yan. Alam mo yung, ay, feeling ko malakas ako. Ay, feeling ko effective. So, hindi ko in-explain. Yun ang tinatawag sa amin na placebo effect. Yung akala nila effective, wala namang palang effect. So, in short, lola ko ang first guinea pig ko. 3 months, hindi niya alam ko anong pwedeng maging effects. Alam mo, on the 3rd month, nung marunong na ako mag-explain, ginather ko lahat ng tito-tita ko, explain ako, tapos yung lola ko nasa gilid, alam mo, sabi mo, kaya pala, kaya pala. Normal ako everyday, nag-regular na ako everyday, kaya pala mas lumalakas siya, mas okay yung tulog niya. Nawala daw yung sakit-sakit ng mga ugat. Alam mo, sa totoo lang, nag-start na siya with essentials and proflavanol C. Tapos dinagdagan ko na lang pa ulit. Okay? She's taking the products for 7 years. Sa loob ng 7 years, never siya na-hospital. Yung BP niya nag-normal, yung sugar niya nag-normal, urayuma niya nawala. Sino dito gusto makita yung lola niya? 80 plus years old, sumasampa pa ng mesa. Grabe yan! Para maglipat-lipat ng kung ano, maayos na, inaayos pa. Kasi yun yung lola ko. Grabe. She turned 84 noong November 29. Sharp ang memory. May lahi kami ng Alzheimer. And guess what? If maganda yung products mo, may maganda ang business behind it. Yes! Kaso nga lang yung iba, pumasok na sa iyo sana. Ano? Kakabalan ko dito sa Prada. Tama eh. Inumin mo. Yun, ako na. Kung wala ka ng pipiyan, normal ka. Ang good thing daw, pag ininom mo ngayon, sure ako, mapiprevent yung, mamaintain yung good health mo. Yes. Okay? Kasi it doesn't mean wala kang nararamdaman ngayon, wala kang sakit. Yes. Maraming tao may sakit, walang nararamdaman. Yes. Okay? Gets? Yes. Pero sino dito, di ba kaka-join nyo lang? Yes. And for sure, marami pa kayo nakastock sa bahay. Oh my gosh. Nung nabili nyo yung products, di ba bago? Nagyayaman ka na sa iyo, sana may pag-asa. Nung kinuha yung vitamins, nakita mo yung supot mo, ang dami pala. Sino nagulat? Ako. Gulat lang ba? Gulat na gulat. Gulat na gulat. Okay. Pero ito, kasi sa mga nagulat din, si Paps Ana, nung time na nakuha niya yung package niya, nagtiwala lang siya, ito na yung sagot sa kamerata. Pero nung nakita niya yung vitamin, sabi, anong gagawin niya dito? Pinainom niya yung magulang niya. Alam mo, 1 week, kasi hindi siya kumataw agad. 1 week lang, first week, after 5 days tumawag, 9:30, nakabenta na ako ng isa. Sabi ko, ganun naman. Wala ka pa product rin. Eh kasi yung nanay ko, lagi siyang pinararamdaman before nasakit-sakit ng kapalok, ano? 5 days lang, wala nang nararamdaman. Grabe. Tiyama to. Tama.
product movement? Sisi, wala pang product training yun. Okay. Bakit? Pinatiklan niya sa parents. Si Tita Clemens, wala rin namang product training. Ang lakas magbenta. Maganda ang effect sa mga clients. Yung co-teachers mo, anong usually effect sa kanila? Yung energy niya. Mataas ka na. Kahit, kahit like ang kuya. Gawa ng lesson mo yan. Kaya huwag kayong magtaka. Mga teachers. Mga tao dito, hyper. Yes. Di ba, tita? Kaya guys, essential. So, kaya guys, essential. Tama. Ngayon, yung mga products nyo, huwag yung titisigan. Huwag yung pagdadasal kayo. Kaya nga tinawag na production. Ibig sabihin, product, action. Tama. Okay? So, you have to move the products. Pero ito, nung time na nakita ko yung pair ng essentials, naisip ko, essentials lang. Pero, I've been in Divisana for ilang years. And nung nag-graduate ako, yung essentials, ito pala yung solution para mabili ko yung condo ko sa Camino. Grabe. Million yan. Nasaan ito? Sino dito gusto ko taro ng sariling condo? Ako! Maliban sa akin, yung mga mentors ko, bumili sa sila sa Sentera. Grabe yun. 24th floor. Gawin parang intensive. Talagang 24th floor tapos yung unit 23 to 24. Yung sana yung sana. Ay mag-best friend, ayaw mag-iwalay. So magkadikit. Okay lang ba? Yung mga friends nyo, tabi-tabi kayo. Tama eh. Gawin natin yung buong 24th floor. Pero lahat yun yung galing sa SNS. Grabe yun. Eto, next. Saan yan? Alam niyo yung si Tagaytay, Twin Lakes? Yung isa sa mga high-end na DMCI? Pumunta yung mom ko dyan. Sabi, anak, ikakabakasyon na dito. Anak, gusto ko pag uwi ko, ito yung view na makikita. Oh my God. Hindi ko alam kung nagpaparinig. Ang kulit, ang paulit-ulit talaga siya. Alam mo, bumalik ako sa nanay ko, sabi ko, Oma, ito na. Grabe yun! Grabe yun! Goals! So, turnover 2019. Kumat? Kunti na lang. Pero nabili ko yan, kailan? Hindi, wala pa akong 30. Okay lang ba, mabilan ko rin yung parents ninyo? Yes! Gusto niyo rin ba, yung essentials nyo, maging kotse? Yes! Yung 27 years old sa mentor Ryan, nurse by profession, he started the business, okay, at 22. Wow. Binili niya tong car na to, cash. Cash? At 27. Grabe yun. Okay? And right now, 30 years old na siya. He's making 1.2 million. Grabe yun. Oh my God. Sa akala namin, essentials lang. Pero itong next, dream niya talaga yung babae. Oh my God. Bumblebee. Second car niya yan. From Usana. Nag-start siya dito, third year college, from Makuha. Okay, engineer ang course. Kaya nga ako naiinis. Engineer ang course. Nakabenta ng essentials sa kabili ng Camaro. Grabe. Sino dito gusto magkaroon ng sasakyan? Ako! Oh! And speaking of car, meron dito, nag-start Feb. Ay, grabe. This year. Yung isa kasi si Tita Lina, nag-start January this year. Ay, siya. May nag-start dito, Feb this year, kapatid niya. Si Tita Liena, after 7 months, became gold. Grabe yun. Total income niya for 11 months just because she purchased 500 points worth of products, yung total income niya for 11 months nasa 900,000 pesos. Shucks! Akala niya, chamba! Yun nga lang, yung kapatid niya. Hindi ako din, hindi pwedeng ikaw lang. Kapatid! Kapatid niya, pharmacist din by professional. Taga Cebu sila. Ito yun.
After 2 months, live director. Hindi pala, after 2 months, live PBS. After 4 months, live director. When you say director, that is $600 PT. Pinasara ang drugstore. Nag-focus sa'yo sana. Today, gold director. Grabe! Guys, pinakala ko. And pwedeng mabago yung buhay nyo. Sa 360 degrees in 1 year. Just because of the products na tinitingnan nyo sa therapy. Pero ang na-appreciate ko kay nila Tita Liena, ang purpose nila of training you sana is really to help people sa health and sa life. Yes. Kasi si Tita Liena, may-ari siya ng 100 branches of Burger Junction. Kalaban ng Angel's Burger sa Cebu. So kung iisipin mo maigi, millionaire na siya. Hindi niya kailangan ng USANA. Pero nung tinanong ko siya kung bakit siya nag-USANA, alam mo kung ano sabi niya? Ano? Hindi pa ako secured. Grabe siya! Hindi naman ako sa sagot na. Kung hindi ka secured, papaano na kami? Tama na. Sabi niya, kaya nga gusto ko rin mag-USANA to teach people na if you just stay sa employment, palang Ma. And if matatakot kang umalis sa employment, you'll be stuck there for life. Tama? Kaya dito, kahit anong negosyo, ang kailangan mo talaga, maging matapang. This is something new, I know. Tama? Yes. Pero tandaan mo, 4 years kang nag-nursing, 4 years kang nag-medtech, 4 years kang nag-pharma, 4 years ka nag-account at kung ano pang course. Nung first year mo, hindi mo alam po ano yan. Tama eh. Pero nung nag-graduate ka at nag-work, hindi po pa rin naman talaga alam po anong gagawin. Tama. Pero tinanggap mo buong buo ang 15,000. Tama? Yes. Tapos natatakot ka mag-USANA. Tama eh. Tama? Yes. Okay lang ba? Baguhin natin yung buhay ninyo pagdating ng 28. Yes! Sino ditong ready na? Ako! Ready na. Alam mo, hindi pa tumaas yung mga kamay ng lahat dito. Yung hindi talaga tataas, hindi talaga magbabago. Okay lang ba? Mababago ang 2018. Yes! Yes! Sino dito ang gusto mabago ang 2018? Yes! Ako! Ang bagal niya. Hindi kinaka-essentials na. Pero lahat na yan. 500 points. Yung package mo lang. All you need to do is just study it. Sa school ba, pinasa mo lahat ng tests, lahat ng exams, yes. O kumagsa ka rin. May pumagsa. Nag-quit ka sa school? Hindi. No. So pag ikaw, na-reject ka dito, okay, hindi ko mag-quit. Tama. Sa school ka, binagsak mo buong subject knowledge. Tama eh, buong set. Tama? Oh, pinagalita ka na nanay mo kasi late ka umuwi kasi bumarbar ka pa after school. Oh, hindi ka naman nag-quit sa school. Tama. Hindi ka na naman pinag-quit sa school. Tama. Tama? So ito, tsagain nyo, aralin nyo. Yes. Bakit? Ganun din kasi yung ginawa namin. Tandaan mo, pag nagsisimula ka, wala kang alam. Pero sabi nga nila, what you focus on grows. Tama? Yes. If you focus on, di ba sa labas ang daming problema ng tao? Yeah. Yes. So if you focus on problems, anong lumalaki? Problems. Totoo naman. Tama, mali. Tama. If you focus on solutions, lilit ang problema. Yes. If you focus on work, mapapromote ka. Yes. If you focus on studies, papasa ka. Tama? Yes. If you focus on your business, this will be successful. Yes. Yes. So, yung success mo dito sa USANA, hindi siya nakadepende sa amin. Okay? Yung success mo dito, nasa kamay mo. Okay? Kaya kung pangarap mo mabago ang 2018, wala sa amin yun, nasa sa akin. Okay, huwag nyo lang susukuan yung pangarap ng magkabakay, makinig-travel, ganyan.